Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pamahalaan sa panahon ng mga Amerikano. Pero bago natin simulan ang ating pag-aaral, kailangan muna nating balikan ang ating mga nakalipas na aralin. Handa ka na ba? Nagtungo sa ating bansa ang mga Amerikano hindi upang makipagkaibigan, kundi sakupin ng Pilipinas at pangalagaan ng sarili nitong interes. Nagkaroon ng digmaang Pilipino-Amerikano na makipagsamuhatan ng mga Amerikano sa mga Espanyol at isali ng mga Espanyol ang pamamahala sa Pilipinas sa kamay ng mga Amerikano. Layunin ng Malolos Congress ang bumuo ng konstitusyon na magtatag ng isang demokratikong pamahalaan, ang Republika ng Pilipinas. Junyo 12, 1898, nang ipahayag ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Naging unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas si General Emilio Aguinaldo. Hindi kinilala ang pamahalang Amerikano itinatag na Republika. Dahilan ito upang lumagana ng patigma ang Pilipino at Amerikano. Kilala mo ba ang bandilang ito? Tama! Ito ay bandila ng mga Amerikano. Naku mga bata, maraming pagbabago ang naganap sa lipunan sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano dito sa ating bansa. Una rito, ang pagbabago sa pamahalaan. Siya, si William Mackenzie, ang Pangulo ng Estados Unidos, nang mapasakamay ng mga Amerikanong Pilipinas. Hindi niya kinilala ang pamahalang revolusyonaryo ng Pilipinas na itinatag ni General Emilio Aguinaldo. Nang malipat sa mga Espanyol sa mga Amerikano ang Pilipinas, ay agad itong nagtatag na isang pamahalaan. Itinatag ng Estados Unidos ang pamahalang militar noong Agosto 14, 1898 at ang pamahalang sibil noong Hulyo 4, 1901. Halina't simulan na natin ang ating pagkatuto. Unahin natin ang pamahalang militar. At ano kaya ang mga naganap sa panahon ng pamahalang militar? Ang pamahalang militar ay may layuning mapigilan ang pag-aalsang maaaring sumiklab sa bansa. Ito ay pinamunuan ng iba't ibang gobernador militar na nagsisilbing kinatawan ng Pangulo ng Estados Unidos sa bansa. Tungkulin nila na mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa ating bansa. Siya naman si General Wesley Merritt, ang unang namuno sa pamahalaang militar. Binigyan siya ng kapangyarihang tagapaghukom, tagapagbatas at tagapagpaganap ng Pangulo ng Amerika. Tinutulan ito ni General Emilio Aguinaldo, ngunit hindi siya pinakinggan. Masupin ng pamahalang militar ang mga Pilipinong lumalaban sa pwersang Amerikano, nagkaroon ng kapayapaan at katiwasayan sa bansa. Ang kapangyarihan ng gobernador ay unti-unti rin inilipat sa iba. Ang kapangyarihang hudisyal ay inilipat sa hukuman noong 1899. Ang kapangyarihang legislatibo ay inilipat sa Komisyong Pilipino noong 1900. Ano anong estratehiya kaya ang ginamit ng mga Amerikano upang masupil ang damdaming makabayan ng mga Pilipino? Halina't, pagpatuloy na natin ang ating aralin. Nagpatupad ang mga Amerikano ng mga patakaran at batas upang masupil ang diwang makabayan ng mga Pilipino. Nagtatag sila ng mga batas at tinawag nila itong patakarang pasipikasyon. Ano nga ba ang patakarang pasipikasyon? Ito ay mga batas na nagsasaad ng puspusang pagtugis at pagpapataw ng mabibigat na kaparusahan sa mga Pilipinong nagsusulong ng nasyonalismo. Halina't isa-isahin na natin ang mga batas na ito. Una, Sedition Law 1901 o Act No. 292, itinatag noong November 4, 1901. Ang batas na ito ay nagpapataw ng parusang kamatayan o matagalang pagkabilanggo sa mga Pilipino nangangampanya ng kalayaan ng Pilipinas mula sa United States.
Ang mga rebeldeng Pilipinong ayaw sumuko at patuloy na nakikidigma ay tinatawag at itinuturing ng masasamang tao, mga bandido at tulisan ng mga Amerikano. Ang mga mauhuling rebelde ay pahihirapan at parurasahan ng kamatayan o matagal na pagkabilanggo. Ang iba ay ipatatapos sa malayong lugar. Maraming mga Pilipinong sumulat na mga babasahin naglalayo ng kalayaan ng ating bansa. Tulad ni Juan Matapang Cruz, manunulat ng Hindi Ako Papatay, Juan Abad, manunulat ng Tanikalang Dito, at Aurelio Tolentino, manunulat ng Kahapon, Ngayon at Bukas, ay ipinakulong din, pati ang mga artista at manonood ng mga Silencious Play. Hihulihin at ipatatapon ang mga ito ng mga Amerikano. Pangalawa, Regande Act ng 1902, tinatag noong November 12, 1902. Ito ay batas na nagbabawal sa mga Pilipino na magtayo o bumuo ng samahan at kilusang makabayan. Ang mga samahan at kilusang makabayan at mitriing makaklas laban sa mga Amerikano. Ang mga batas ay nagbigay ng parusang kamatayan o matagal na pagkabilanggo. Ito ay pinatupad sa tulong ng Komisyong Pilipino. Pangatlo, Reconcentration Act o SONA noong 1903. Sa taong 1903 ay hindi pa rin natapos ang pakikipaglaban ng mga gerilyang Pilipino na nasa lalawigan para sa kalayaan ng bansa. Layunin ng batas ay ang pwersang pagpapatira sa mga Pilipino sa kabayanan upang maputol ang tulong ng pagkain at suporta sa mga gerilyang nasa kalayunan. Kinakailangang iwan din nila ang kanilang tirahan at pananim upang maghirap at magutom ang mga Pilipinong lumalaban sa mga Amerikano. Ngunit dahil sa batas nito, ay nadamay din ang mga Pilipinong namumuhay ng tahimik. Nagkaroon ng epidemya at malawak ang pagkagutom sa maraming Pilipino, partikular na sa Batangas kung saan umabot sa 50,000 tao ang namatay. Pang-apat, Flag Law ng 1907, tinatag noong August 23, 1907. Batas na nagbabawal sa paggamit o paglabas ng lahat ng bandila, banderitas, sagisag o anumang ginagamit ng mga kilusan laban sa United States, lalong-lalo na ang sagisag ng katipunan. Ayon sa batas bandila, hindi pinahihintulutan ang pagwawagayway ng bandilang Pilipino at ang mga simbolo at kulay na may kaugnayan sa unang republika. Pinawalang bisa lamang ito makalipas ang 12 taon. Pinarurusahan ng mga Amerikano ang sinumang mauhuling lumabag sa mga batas at sa mga nagtatakang tumakas sa mga bilangguan. Ang ilang makabayang Pilipino ay pinahihirapan ng gusto at ginagamitan ng torture o matinding papahirap. Ginagawa ba ang pamahalang militar? Nagtagumpay ba silang mapaayos at maibalik sa katahimikan ng ating bansa? Sa panahon ng pamahalang militar, nagpadala si Pangulong Mackenzie ng Amerika ang 2 komisyon sa Pilipinas upang alamin ang pamamahala ng pamahalang militar sa bansa at magbigay ng kaukulang mungkahi at pananaw sa panunungkulan at pamamahala ng gobernador militar. Ang mga ipinadalang komisyon ay ang Komisyong Skruman at Komisyong Ta. Halina mga bata, atin ang alamin ang kanilang mga rekomendasyon. Unahin natin ang Komisyong Skruman. March 4, 1899, nang tumating ang unang komisyong pinamunuan ni Jacob Gould Skruman. Kasama sa komisyon, sina General Elwes Otis, Almirante George Dewey, Charles Denby, at Dean Worcester. Ilan sa kanilang rekomendasyon ay ang una, pag-alis ng pamahalang militar sa mga lugar na payapa at tahimik na. Pagtatag ng 2 kapulungan ng legislatura. Ito ang mababang kapulungan. Ihahalal ang mga taong bubuo ng mababang kapulungan samantalang ang kalahati ay hihirahin. Pangatlo, pangangalagaan ang likas na yaman. Pang-apat,
pag-oorganisa sa mga pamahalaang lokal. Panglima, pagbibigay ng walang bayad na edukasyon sa elementarya. Pang-anim, paghirang ng mga taong may mabuting kalooban sa mahalagang tungkulin sa pamahalaan. At pang-pito, hindi pahanda sa pagsasarili ang Pilipinas. Ayon naman sa Komisyong TAF, noong Hunyo 3, 1900, nang dumating ang Komisyong TAF sa Pilipinas, dinuo ito ni Nadine Worcester, Luke Wright, Henry Ide, at Bernard Moses. Pinamumunuan ito ni William Taft. Layunin ng komisyon na mapasimula ng pamahaling sibil sa Pilipinas. Nagpasa ito ng batas na nagtakda ng kaupulang 2 milyon upang maayos sa mga nasirang tulay at daan. Naging tagapatnubay din ang komisyon sa servisyong sibil o paglilingkod sa mga pambayang tanggapan. Ang ibang kawanihan ng pamahalaan ay naitatag din sa panahon ito, pati na ang pamahalang lokal sa bansa. Isinulong din niya ang pagtatag ng pamahalang sibil kabilang ang mga Pilipino. Dahil sa mga ulat at rekomendasyon na ibinasa ng Komisyong Schulman at Komisyong TAP sa Pangulo ng Amerika matungkol sa kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahalan ng gobernador militar, masusi nitong pinag-aralan ang makabubuti sa ating bansa. Mula sa mga pag-aaral ay napagpasyang ilipas sa pamahalaang sibil ang pamamahala sa ating bansa. At ang pamahalaang sibil ay pinasinayaan sa Maynila noong Hulyo 4, 1901. Ito ay batay sa batas na tinatawag na Susan Spooner o Spooner Amendment mula sa isang senador na si John Spooner. Isinusunod nito na palitan ng pamahalaang sibil ang pamahalaang militar sa Pilipinas. Ito ay pinagtibay naman ng Kongreso ng Amerika. Ayon dito, binigyan ng kapangyarihan ng Pangulo ng Estados Unidos na magtayo ng pamahalaang sibil sa Pilipinas. Layunin ng pamahalaang sibil na sanayin at pakilahok ang mga Pilipino sa pamahala ng bansa. Hinirang ang unang gobernador sibil na si William H. Taft dahil hawak nito ang kapangyarihan bilang tagapangulo ng komisyon at kapangyarihan bilang gobernador sibil na nasa ilalim niya ang kapangyarihan ng ehekutibo o tagapagpaganap at legislatibo o tagapagbatas. Mga bata, narito ang ilan sa mga naging gobernador sibil ng ating bansa. Maraming Pilipino ang nagkaroon ng tungkulin sa ilalim ng pamahalaang sibil, tulad ni Cayetano Arellano, naging pinunong maestrado ng Korte Suprema, si Gregorio Araneta, naging kalihim ng pananalapi at katarungan, Benito Legarda at Trinidad Paro de Tavera ay naging resident commissioner naman. Mga bata, naitanong mo rin ba kung ano-anong mga pagbabago ang naganap sa ating bansa sa ilalim ng pamahalaang sibil ng mga Amerikano? Dahil nais ng Estados Unidos na makiisa o makibahagi ang mga Pilipino sa kanilang mga naisin, naglunsad ito ng patakarang kooptasyon. Ano kaya ang patakarang kooptasyon? Ang patakarang kooptasyon ay para sa mga Pilipinang pumayag agad na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano. Karamihan sa kanila ay mga Pilipinang nabibilang sa mataas na uri. Ipinapatupad din ang patakarang ito upang tanggapin agad ng mga Pilipino ang pananakop ng Amerikano. Nagtagumpay kaya ang pamahalaang sibil sa kanilang mga layunin? Nabigyan ng mga Pilipino ng pagkakataon na makilahok sa pamahalaan. Pangalawa, naibahagi sa mga magsasaka ang ilang lupain na dating pag-aari ng mga Kastila. Pangatlo, nabigyang halaga ang kalusugan at sanitasyon sa mga lungsod. Pang-apat, nabago ang sistema ng edukasyon. Pang-lima, napaunlad ang transportasyon at komunikasyon. Pang-anim, itinuro ang wikang Ingles at kaisipang demokratiko sa mga Pilipino. Nagkaroon
nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng mga Pilipino sa pagdating ng mga Amerikano. Dahil dito, marami sa mga dating tutol sa pamamahala ng mga Amerikano ang sumuko at nakipagtulungan sa kanila. Ngayong marami ka nang natutunan sa ating arali, alam kong kayang-kaya mo na ang pagsusulit na ibibigay ko sa iyo. Handa ka na ba? Sagutin ang tinutukoy ng bawat katanungan. Una, sino ang naging huling gobernador sibil ng Pilipinas? Tama, Frank Murphy. Pangalawa, sino ang unang naging gobernador sa pamahalaang militar? Magaling, General Wesley Merritt. Pangatlo, anong pamahalaan ang unang naitatag ng mga Amerikano sa ating bansa? Magaling, pamahalaang militar. Pang-apat, ano ang pamahalaang itinatag bunga ng Spooner Amendments? Tama, pamahalaang sibil. Pang-lima, sino ang kauna-unahang nilagang gobernador sibil sa Pilipinas? Magaling, William H. Taft. Tandaan, nasakop man tayo ng mga Amerikano ng mahabang panahon, marami pa rin mga Pilipino ang patuloy na niyakap at minahal ang kulturang Pilipino sa kabila ng maraming pagbabago. Hanggang sa muli nating pag-aaral, paalam!